Ayan guys, oh, yan yung itsura ng ating plants. Ito, sobrang nakaumbok na yung lupa niyan kasi sobrang daming langgam. Tapos dito, makikita mo marami siyang langgam. Ito oh, tingnan nyo yung dahon ng ating plants. Sa ating channel. So, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang, please consider subscribing. So, ngayon guys, ay nandito tayo sa ating bahay kasi hindi tayo makapunta doon sa garden kasi dito sa amin, sa Oriental Mindoro ay lagi pong umuulan. Kung hindi sobrang malakas ay yung paambon-ambon. Kaya, doon sa ating pinagbavlogan doon sa garden ay medyo maputik. Kaya nandito tayo sa bahay. So ngayon ay may na-discovery ako na pwede natin gamitin sa pagpatay ng langgam dun sa ating mga halaman. Actually guys, yung paggamit ko noon ay ano lang, biglaan and hindi ko rin naipakita sa inyo kasi wala rin akong intention noon na i-vlog yun. Kasi nga, yung halaman natin ay nagsobrang dami ng langgam. Yes guys, nagsobrang dami siya ng langgam dahil dun sa pinaglalagyan niya ay may mga natirang pagkain. So, syempre, pinupuntahan yun ng langgam. And yung ating mga plants ay nakahilera doon sa ano natin, dito sa may laundry area. Ayan o. Ayan, nakahilera siya dyan. Eh, dun sa may gripo, may natirang pagkain. So, ano, nilanggam siya. Naghilera yung langgam dyan. So, lahat ng ating plants ay binahayan ng langgam. So, dali-dali akong, ano, nung nakita ko, dali-dali akong kumuha nung isishare ko nga sa inyo na effective talaga. Isang sprayan ko lang, namatay yung langgam and pati dun sa mga, ano, sa soil, nung ating plants ay nawala sila. So, ayun. Ayan guys, oh, yan yung itsura ng ating plants. Ito, sobrang nakaumbok na yung lupa niyan kasi sobrang daming langgam. Tapos dito, makikita mo marami siyang langgam. Ito, oh, tingnan nyo yung dahon ng ating plants. Kung makikita nyo yan. Meron dyang langgam. Ayan, oh, mga namatay. Yan. Langgam yan guys, yung red. Hindi pa. Ayan, oh. Dami. Pero patay na yan guys na ano ko nga na-sprayan ko na. Tapos ito pa, yan dito sa part na to, itong ating monstera. Tsaka ito, hindi ko mapakita sa inyo yung, ito. Ayan oh, diba? Yan. Langgam yan. Inisprayan ko hanggang dito oh, sa pinakang murang dahon ng ating fat belly. Ang dami niyan. Daming langgam, tapos ayun, hanggang dyan, hanggang dito sa ating welcome plant, sobrang daming langgam. Kaya inisprayan ko siya nun. So, effective naman siya. Hindi pa umabot ng isang araw or dalawang araw na wala na yung mga langgam dun sa ating halaman. Kaya nga lang, nung nag-spray ako nun, ay merong bagong dahon itong ating ano, welcome plant. Kaya lang, ito yung nangyari sa kanya. Ayan. Ayan, oh, parang nasunog siya. Yan. Kaya, hindi basta-basta ang pag-a-apply ng ganong klase ng pantanggal ng insect. Dapat, kapag mag-i-spray tayo dun sa ating mga halaman na may mga langgam, iwasan natin na merong murang dahon yung ating mga halaman. Kasi sigurado, nakakasunog siya. Ito yung patunay na nakakasunog yung aking ginamit. So, ako kasi noon, dali-dali talaga akong dali-dali kong in-spray dito sa ating mga halaman dahil nga, pag hindi natin yung inagapan, ang maganda na lang natin gawin ay palitan ng soil mix yung ating plants. So, ayun. Ang paggamit din pala guys, nung ganong klase ng pantanggal ng insect, ayan, yung ganitong klase ng pantanggal ng insect ay kailangan wag natin yung mga halaman hahayaan sa direct sunlight. Kahit tingnan nyo yung ating welcome plant, kahit nandito siya sa shaded, ay nasunog pa din yung pinakamurang dahon ng ating plants.
So, kapag ganitong klase yung dahon ng ating halaman, tapos mag-i-spray tayo nito, ay kailangan isisilong natin. Kasi sigurado nakakasunog siya o nakakapag-cause ng sunburn dun sa ating mga halaman. Pero dito sa ating ano, dito sa ating snake plant, dun sa ating fidelip, at saka dito, ayan, hindi naman sila nasunog. Kasi yung dahon ng ating plants ay matured na. So yun ha, tatandaan nyo na kapag kayo ay gagamit ng ganitong klaseng pagtanggal ng langgam, ay dapat mga matured na yung dahon ng ating plants. O kaya naman ay nasa shaded talaga sila. Kasi alam naman natin na kapag may substance ng oil ay nakakasunog ng halaman. So ayun, kaya rin pala hindi ko ginamit yung ating neem spray noon. Kasi kaka-spray lang din natin nung neem spray dito sa ating halaman. Kaya naisip ko na baka masobrahan. Kaya yun, hindi ko siya ginamit. So successful yung pagpapataboy natin ng langgam na kulay red. Siguro kahit hindi red na langgam o kahit anong klase ng langgam ay pwedeng-pwede natin gamitin yun. Kaya nga lang ay limited. So after natin nung ma-sprayan yan, siguro ilang ano na, wala pang 1 week nung pagka-spray ko dyan sa ating mga halaman. Ayan o, nag-produce na ng bagong dahon itong ating fidelip bambino. So, dun sa nag-comment na kaya ganito daw yung kulay nung dahon ng aking bambino ay bata pa. So, hindi ako nakakasigurado dun guys kasi tingnan nyo o, ito yung kasabayan niya nung ano, nung na unpearl yung dahon. Tingnan niyo yung kulay niya at kulay nito. Ito kasi yung lumaki yung dahon sa loob ng bahay natin. So, kaya ito, may bago tayong dahon, hindi ko siya ipapasok sa loob ng bahay. And kaya ko pala, hindi pa sila pinapasok sa loob ay, ano nga, gusto kong nababasa sila ng ulan, so saka ko na lang sila ipapasok. Tapos, ayun guys, yun lang yung ginawa ko dun sa aking plants and yun yung mga dapat nating iwasan yung pagka kapag mag-i-spray tayo nito ay merong murang dahon yung ating halaman. Tapos siguro kapag ano talaga yung emergency, yung hindi nyo matake na sobrang dami ng langgam ng inyong halaman, pwede nyo gawin. Kaya lang isasacrifice nyo yung bagong sibol na dahon ng ating plants. Tapos maliban doon sa aking mga halaman dito, di ba nagdala tayo dito ng pan-center table? Ito na yung itsura niya guys. Ayan. Di ba ito rin yung pot na walang butas? Nakaligtaan ko siyang diligan and sobrang natuyo talaga siya. Kaya ganito yung naging itsura niya. Oh. Nagkaroon siya ng brown na dahon or na ano siya, dehydrate. Ayan. Pero nung hindi ko to nakakaligta ang ano, diligan, nagkakaroon siya ng mga bagong sibol na dahon. And ito pala, may nag-comment din dun sa ating video nung pinakita ko sa kanila ito, na ito daw yung plants na madalas ginagawang bonsai sa Japan. So ito yung klase niya. Ang pangalan niya dito guys ay ano, juniper. Hindi ko lang alam sa ibang lugar kung anong tawag nila sa ganitong klase ng halaman. Ayan. Yung ibang pumunta dito sa amin nung nakaraang Pasko, nung mga nakaraang araw, tinatanong nila kung totoo daw ba ito or fake. Kasi tingnan nyo, parang fake plant siya kapag nakalagay siya sa table. Pero, ito pala guys ay, ano din, pinasawaan ko siya ng dilig para maiwasan nating mamatay. So, speaking of mamatay, meron tayong namatay na halaman, guys. Yung nilagay natin sa loob ng CR. Ito siya. Yung ating, ano, yung ating, ang tawag dito? Silvery Ann. Walang natira. Ayan, oh. Hindi ko to laging dinidiligan kasi napansin ko nung diniligan ko siya, matagal siya talagang maano, matuyuan ng soil mix kasi dun sa loob ng CR walang sunlight. So, ang artificial light lang nang nandun ay yung galing sa bulb or dun sa fluorescent lamp. So, doon ay laging moist.
So, kaya siguro, ang nangyari dito sa ating halaman ay, ano siya, yung naninilaw. So, ayun, hindi naman siya nasobran sa tubig. Kaya, yung ating, ano, yung ating silvery ant or kahit anong klase ng syndapsus ay hindi natin po pwedeng ilagay sa loob ng CR. Itatry kong maglagay yung ano naman, yung potus. Try kahit anong variety siguro ng potus na meron ako ay itatry kong ilagay sa CR. So guys, itatry ko naman yung ibang klase ng halaman and siguraduhin ko na hindi na ako mamamatay ng plants na ilalagay ko dun sa CR. So sabi ko rin sa inyo, pangit yung namamatayan tayo ng halaman kapag dinala natin sa loob ng bahay. Especially yung mga lucky plant. So iwasan natin yan guys. Ayan. Tapos ayun, hindi lahat ng inaalagaan naman namin ay nagsasucess. Katulad nito, yung nilagay natin sa CR, hindi naging successful yung paglalagay natin. So try tayo ng iba pero huwag tayo nang maglalagay ng syndapsus sa loob ng CR natin. And so ayun, kung gagamit kayo nito ay okay lang pero kailangan nyo rin and moderate yung paggamit nito. And yun, siguro sa ibang halaman na outdoor talaga, pwede rin natin siyang gamitin. Kaya nga lang ay kapag in-spray natin yun, isisilong natin yung ating halaman. So yun lang guys, sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang video na gagawin. And bago po tayo tuluyang magtapos, please follow me on my Facebook page, Grace JM Official. Yun lang guys, hanggang sa susunod. Bye!